kapoy karaniwang taong lamang. Kayo at kabayo, yan ang alam. Karaniwang hanap buhay, karaniwa ng problema, magkain, damit at tirahan. Ganito ba, kabad? Pinipili po nila yung mga ganito dito sa lugar na ito. Paano mo kilala mo totoo yung may ginto? Kilala mo, pag may ganito, may ginto. Hindi kayo marunong tumingin, mga kawad, mapipigil po kayo. Isipin niyo po, ginto yung mga ganyan. So ito siya, mga kawad, dito sa Minahan na nangihingi sila ng tinatawag na mock-out. Basura po yan. Tapos kuminsan po may natatapon ng mga maliliit na piraso ng tinatawag na bita. So ito po, pinipili po nila ito at ito yung kanilang kabuhayan. Ano? Opo. Yung ganito lang po. Yung ganyan. Yung mga ganyan pong may ano? Ay, ito po. May stringer. Ayun. Tapos pag may malabas pong mock-out, pipilian niyo po ulit. Opo. Ayun. Pag malabas po, i-aanin po namin, pipilian pa po. Ayun. Musmus mang maituturing pero kabisado na nitong si John Mark ang proseso ng pagmimina ng ginto. Kabisado niya na nga rin kung anong uri ng bato ang may ginto, bagay na napakahirap makabisa. At pagkatapos niyang makapag-ipon ay pinapasan niya ito sa kanyang balikat para dalhin kung saan silang mag-ina nakatira. At doon nila ito mano-manong dudurugin. Gusto hindi napipit-pit ang ano mo, kamay mo niyan? Marunong ka na niyan? Sanay po yan. Sanay na? Oo. Talaga pa lang. Limang po kayo natatalsikan sa mata? Limang po yan. Pag gaano po karami bago ano-ano, pinuprosiso ayan ate. Po yun, tatlong araw pa po yan. Tatlong araw pa po, kayo mag-iipon. Pag nakaipon na, dadalhin na po sa gilingan. Opo. Pipinuhin na siya. Sasalang na po namin. Nakakailan naman po? Minsan isang bahay. Isang bahay, so ilang araw niya po lahat pinagpaguran po yun? Mga tatlong buwan po yan. Tatlong buwan na iniipon? Kano po isang bahay kayo? 600 lang po. 600? Tatlong buwan na iipon eh? Grabe ano po. Grabe. Talagang tagaan ano po. Parang nabasag yung ano mo. Ah, lakas nito, lakas nitong batang ito, ano? Lakas! Ikas nga po. So po, ayon sa kanila, iniipon daw nila ito ng isang buwan. At pagkatapos ay gigilingin po ito. Pinupulot po nila yan sa abandonadong o sa mga lumang minahan. Yan po yung mga natapon. Natapon po yan doon sa mga minina na pinupulot nila. So, napapakinabangan pa. So, sa ganung paraan sila dito nakakasurvive. Iniipon nila. Ano na ito? Sa dalawa, tatlo. Tatlo at karating sako na. Ayon sa kanila, ginagawa nila itong anim na sako. Anim na sako para makakuha sila ng kalahating gramo o isang bahay. Yung kalahating gramo, nagkakahalaga daw ng 600 pesos. So, yun yung kikitain nila sa loob na isang buwan. Talagang napakaliit. Kaya si ate, so ganun na lang yung kanyang pagsisikap at ganito yung kalagayan nila dahil sa napaka minimum ng kinikita ni ate para lang mabuhay niya yung kanyang tatlong anak. Papakita nga natin. So, pinapalit ito mga kawad kasi kapag malalaki, nagagalit yung minsan yung gilingan dahil ang tagal madurog. At yung minsan, mahal ang singil. So, papaliitin mo na para mura ang singil, mabilis matapos. Ayan. Talagang ang gantong trabaho mga kawad, malaking sakripisyo. Lalo na kay ate. Na may mga anak pa siya, maliliit. Pero siyempre, talagang gagawin ng isang ina ang lahat, mabuhay lang kanya mga anak. So, kahanga-hanga yung pagsikap ni ate. Makaraos lang sila. Ito nga palang tinitira nila ate ay tinatira po kayo ng dating may-ari nito. Ano po? Ayan, dati po itong minahan, lumang minahan, na abandonado na. Buti po, ano, hindi nahuhulog dito yung mga anak mo. Hindi naman. Ay, sabi ko nga na po yung anak ko, wag ka anak ko maglikot at dito ka lang. Baka po mahulog. Ano po? Pag matakbuhan po ay nakakatakot.
May taon na po kayo nakatira dito? May isang taon na po. Isang taon na. Pero alam na nila yung mga di pwedeng puntahan, na pwede sila mahulog. Opo. Napakadelikado po kasi nitong ano, lugar din. Nakatakot nga po pag maliit na bata. Ano. Opo. Kasi sa mga minahan po kasi ay ano, may mga butas ba. So ayun ano po. So, pero kung kayo po tatanungin, ayaw nyo na, umbaga, mas gusto nyo makalipat ng bahay. Gusto ko po ay... Kasi delikado dito. Oo, nakakatakot po dito ay... Ayun, tingnan po natin yung magagawa natin, ano po. So, ganun siya mga kawad. Pagdurog. Tulong-tulong sila mag-iina para lang mabuhay. Para lang mabuhay. Meron ba ito? Parang wala po ito. Wala na po yan. Wala po ito. Ito po. Yan po, yung matigas ay wala na rin yan. Okay, wala na rin. Yung mga ganito lang po. Ito lang. So ito mga kawad, yung kanilang mga pinili. Ano po? Pinili. Kasi bahagi po ito ng tinatawag na bita. Sa English ko ay bin. Kumain na po ba kayo? Nagkain na po ako dyan sa butukan. Ah, nakikain po kayo. Nakikain po kayo. Ito po mga anak nyo, kumain na. Awang ko po yung dalawang yan. Ako magpapayakain ako yan sa mga Tama po. May dala po kami pagkain. Wala yata pati kayong pansaing. Halika, ito po. So ito po. Ayan, may dala po kami yung bigas. Bigas, ito mga grocery po. Tapos yung gatas po ng anak nyo. Bumili po kami ng gatas, pagkain. So ayan. Mabuti pa po. Kumain muna kayo ng merenda muna kayo. Ano po? Ito po sa pagkain ng mga bata. Ito po may ano yun. Tapos magsaing po kayo ano. Ayan. Yan sa mga ano. Ayan. Inom po tayo. Maraming po tayo mga kawan. Marami pong salamat po sa inyo pong nagbibigay ninyo. Kung wala po kayo nagdi po kayo nagbigay, wala man po kayong pagkain. So, wala po talaga kayong pagkain ngayon. Opo. Dahil hindi niya po natatapos yung hindi po namin natatapos ang kayasin. Paano po ito mga bata? Pag wala po nga. Nagkukuha man po ako ng pagkain, nangihingi ng pagkain. Nangihingi po kayo. So, kaya nakakain din yung bata. Isa po. Buti po nagkakasakit yung mga bata dito. Nag-ubrasukaw nga po itong bata na ito. Asya. Kasi minsan siguro yung pagkain hindi pa pwede sa bata. Mas baka sira na. Kawawa naman. Ano oo po? Nga po. Gusto kong kinakain ni baby. Baby. So, papasalamat po kami kay Ma'am Sheila Trot. Ito po nagpadala nito ate, ano po, para sa inyo, para may makain po kayo, ano po. Pero baka hindi lang po ito yung pwede natin itulong. Ang talaga pong layunin namin ay mailipat kayo. Ano po, kasi napakadelikado po dito, ano. Buti hindi po sila nahuhulog dito. Hindi man po yan, yan lang po, napalibot-libot lang man po yan. Ito mga kawad, ito kasi ay lumang minahan mga kawad. So, ayan, ano po, pwede talagang mahulog dito. Mahulog dito yung mga bata. Kasi mayroon po yung isang malalim na butas. Kasi nga po ganun talaga pag lumang minahan ng mga butas. Tapos puro bato, mga bakal-bakal na di na ginagamit. Kaya may lilipat natin si ate, yung pamilya niya. May lilipat natin ang lugar. At yung dating may-ari nito ay na payag naman. Salamat nga pala sa kanya. Kay kuya, payag naman na gamitin namin itong, kasi matitigas pa naman yung kahoy. Gamitin namin na yun ay tatayo ng bahay ni ate. Para malipat natin siya ng tirahan. Ito mga kawal. Malalim po yan. So, matatapang talaga natin ito kawal. Giba na po siya. Nagiba na siya. Dahil sa... Siguro dahil hindi na pwede, o iniwanan na po itong minahan na ito. At dito naman nakitira sila ate. Sa tingin ko, yung tinitira nila ate ay dating kulungan ng manok, kulagayan ng mga gamit. Isang maliit lang siya na lugar. Doon sila natutulog. So dito po kayo natutulog? Opo, maliit man po. Ito, siksikan po kayo dito. Siksikan nga po kami tatlo. Dito sila mga kawal, natutulog. Ayan, maliit lang po talagang lugar. Ito. Pakaliit lang, so dito po sila tabi-tabi.
talagang medyo pwedeng mahulog dito yung bata, pwedeng maano. Kaya medyo kailangan silang ilipat na matitirahan. Ito yung pinto, pero butas na ano. Para binusas mo ni Jan Mark. Pagka malabas ka ata dito, kata lumalabas ay. Diyan nga po. Dito oh, kaya pala. Alam ko na kasi minsan di kayo pinapalabas mama mo, nalabas ka dito. Oh, sabi ko na ay. Kinukurulong ko po yan dyan naglalabas. Kaya lumalabas. Alam ko inaano ko pa yung kinakandalawa ko. Ang kinukulong nyo, para nga di sila maglabas na mahulog sa mga butas-butas dito. Binubutas po. Binubutas na Jan Mark para makalabas siya. Ayan si Indy. Kahit ano, tinatrabaho talaga niyan. Tapos kahit ganyan pati yan, ang mga anak niya, hindi niya pinababayaan talaga. Napansin nga medyo matataba naman yung mga bata. Oo, talagang hindi niya pinapabayaan yan. Nag-ano talaga siya para sa mga anak. Ano-ano pong mga hanap buhay? Ang hanap buhay niya, magwalis, mag-ano ng nyug, mag-fluting. Yung fluting po yung mga mag-ano sa sabungan, pag tuwing linggo, naano siya doon. Mas madiskarte na naman nga siya. Talagang ano naman siya sa mga bata. Mga bata. Talaga ang pinaka-problema niya, magkaano siya ng bahay. Yan. Minsan sinasabihan ko nga, yan, sabi ko, ayusin mo rin ka ko yung sarili mo at opo. Yung mga anak mo. Mag-ano ka para ka ko, pag may nagtulong ka ko sa iyo na magkabahay ka, opo. Tapos may nagtutulong ka ko sa iyo para hindi ka na, yung mga anak mo na ang tutulungan mo. Opo, sabi ko. Kasi mapagmahal naman sa mga bata. Talagang ugat. Ginagawa niya naman lahat. Ano po? Yung nga lang po, inaalala namin baka mahulog dun sa butas-butas. Yun pa naman po, di pa naman po yung nahulog yan. Hindi. Naano kasi ako, naaawa naman ako kasi yung balon dyan ay ano na, yung talagang nagbar down na. Madiskarte naman yan maigi. Well, hindi para sa mga anak. Para sa mga anak, ano po? Ano-ano hanap buhay? Minsan. Yun na lang pala, ano po. So yung pagkumbaga, para sa'yo ate, maganda rin na mailipat kasi yung mga bata baka mahulog na. Maganda rin naman talaga mailipat kasi nakakaawa naman at balon baga. Balon. Oo nga po. Sige po ate, salamat po. At yun din yung plano namin gawin na mailipat para di sila mahulog dyan sa akin. Kakaawa nga. Yan, pagka kailangan talagang mailipat at bar down na yung balon. Dati daw yun may takip kaya lang nabulok na. Nabulok na. Sabi ni boss. Ako lagi ang nagang takip niyan ngayon hindi ko na matakpan at ano na, talagang bardaw na nakakatakot. Malaki na yung butas. At kung lumapit ako ay bumardaw, hindi nakasama nasama ako. Kayo.